Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Karinderya. Sa tuwing magta-travel si Edgar ay hindi maaring hindi niya titikman ang mga pambatong pagkain ng lugar na kanyang napupuntahan. Ito kasi ang madalas niyang ipinagmamalaki sa mga kaibigan kapag nakaka-uwi na siya sa kanila. Ngayong nag-travel siya sa isang probinsya sa bandang Kabisayaan, ay meron siyang nakasabay na mag-asawang katulad niya ring nagta-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sina Gina at Johnny. Napag-alaman naman niyang ang pinaka-goal na mag-asawang ito ay hindi katulad ng sa kanya. Pangarap kasi ng mga ito na malibot talaga ang buong lugar sa Pilipinas. Maganda yung ideya niyong yan, ah. Aniya kay Johnny nang minsang nasa isang sikat silang restaurant kung saan bahagi rin ng magandang beach na napuntahan nila. Pero matanong ko lang, pre, ah. Tinitikman niyo rin ba yung mga ipinagmamalaking pagkain ng mga probinsyang napupuntahan ninyo? Nagkatinginan ang mag-asawa dahil sa tanong na yon ni Edgar at pagkalaon ay humarap ulit sa kanya si Johnny habang ang babae naman ay nagpatuloy lang sa pagkain ng beefsteak. Sa mga ganitong lugar, oo, pero yung mga liblib-liblib na, what I mean is yung mga exotic food, never naming natry yun eh. Tugon ni Johnny kasunod ng paghima sa kanyang bigote. Nag-iingat kasi kami. Pasimple namang napaismid si Edgar pero hindi niya ipinahalata sa mag-asawa at pagkatapos noon ay saka siya sumubo ng pagkain. Paanong nag-iingat? Well, don't get us wrong, pre, ah. Depensa ni Johnny sabay turo sa sarili at sa kanyang asawa. Hindi kami maarte sa pagkain o pihikan. Saka nito inilapit ng bahagya ang mukha sa kausap. Alam mo rito sa atin sa Pilipinas, pagdating sa mga probinsya kalat yung mga nanglalason o kaya yung mga aswang-aswang. Pagkuhan ay pabulong nitong sabi. Napangiti naman si Edgar habang umunguya ng pagkain at sa kakasunod noon ay palitan niyang sinulyapan ng mag-asawa. Ano? Naniniwala kayo sa mga ganon? Sabay naman na tumango sina Johnny at Gina kaya mas lalong ipinakita ni Edgar ang ngiti sa labi. Matapos lunukin ng binata ang kinakain ay muli siya nagsalita sa mag-asawa. Talagang naniniwala kayo sa mga nanglalason-lason o sa mga aswang? Ulit niyang tanong na muling tinanguan ng mag-asawa. Actually, hindi lang doon, pati sa iba pa. Naniniwala rin kami sa mga kulam, barang at marami pa. Alam mo, Edgar, pre, hindi maiwasan yon sa mga katulad namin, lalo na't laking probinsya kami. Sagot agad ni Johnny. Etong asawa ko sa probinsya ng Kapiso nakatira, kaya alam na alam niya yung mga ganyan. Tumangutangon lang si Gina habang nagpapatuloy sa pagkain. Uy, nanggaling kaya ako dyan sa Kapis. Kumain pa nga ako ng mga delicacies doon eh. Bakit wala naman nangyari sa akin? Masasarap din yung mga pagkain doon, ha? Wika ni Edgar. Uy guys, don't get me wrong din, ha? Hindi sa dahil sa laking Maynila ko eh, hindi ko nire-respeto yung paniniwala ninyo. I just love food talaga. Yan ang pinaka-reason kaya ako nagta-travel. Gusto kong matikman yung mga pagkain ipinagmamalaki ng iba't ibang probinsya. Hindi naman na umimik si Johnny. Nalalantakan na kasi nito ang natitirang pagkain kaya si Gina na ang tumugon sa mga paliwanag ni Edgar. Dahil tapos na naman rin siyang kumain. Well, that's good, Edgar. Okay yan na may passion ka to taste any kind of delicacies na meron ang bawat probinsya rito sa bansa natin. Paliwanag ng babae. Pero advice ko lang to sa iyo, ah. As a travel buddy ngayon, mag-ingat ka rin sa mga kinakain mo, lalo na sa mga probinsyang katulad nito. Believe me, totoo ang mga tinutukoy namin kanina, kaya nag-iingat kami sa pagkain. Well, makes sense. Makes sense naman. Anas naman ni Edgar,
subalit sa likod ng isipan niya ay bumabanat ang mga katagang. Dumedepensa pa kayo. Ayaw niyo lang sabihin na nag-iinarte talaga kayo sa mga pagkain. Nang matapos na sila ng mananghalian, ay tumambay muna ang tatlo sa transient house na kanilang inupahan. Magkakatapat lang kasi ang transient nila, kaya naman sabay-sabay silang naglakad pabalik doon. Any plan para mamaya? Kasama ba kayo sa island hop? Tanong ni Edgar sa mag-asawa na nung mga oras na yon ay magkatabing nakaupo sa duyan habang pinagmamasdan ang napakagandang karagatan. Opre, yun talaga ang isa sa mga pinunta namin dito. Masiglang bigkas ni Johnny habang si Gina naman ay napapatawa lang dahil sa reaksyon ng mukha ng asawa. Good! Oh well, favor naman guys, kung okay lang sa inyo ah. Katukin nyo lang naman ako sa kwarto ko kapag aalis na kayo. Okay, sure man. Sagot ng bigotilyong lalaki. Nang matapos ang kanilang usapan ay dali-dali nang ang nagtungo si Edgar sa kanyang silid at saglit na nagpahinga. Habang nakaiga sa malambot na kama ay saglit siyang nag-search ng mga lugar na pwedeng kainan. Ay, bayan. Wala bang medyo kakaibang kainan dito? Ayoko naman masayang yung punta ko kung wala kailangan. Meron akong mahanap kahit simple lang. Basta the best ang mga pagkain at talagang pang world class. Medyo nadismaya ang binata sapagkat wala siyang makitang kainan na medyo kakaiba at exotic, kaya nagpatuloy at nagtsaga pa rin siya sa pagbabaka sakaling makakita ng interesanteng restaurant na naghahain ng mga kakaibang putahe. Subalit sa kakasearch ay hindi na namalayan ng binata na nakatulugan na niya ang bagay na yon. Nabigla na lang siya sa pagmulat matapos marinig ang makailang ulit na katok mula sa pinto. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanya ang mukha ng mag-asawang Johnny at Gina. Naku, pasensya na ha. Nagsesearch kasi ako ng makakainan eh. Tapos ayun, nakaidlip na pala ako. Hindi, okay lang. Sige, hintayin ka na namin mga 15 minutes ha. Punta ka na lang dun sa duyan. Nakangiting sambit ni Johnny. Okay, noted pre. Bibilisan ko na lang yung pag-aasikaso. Dali-dali na ngang nag-ayos ng sarili ang binata. Nagsuot siya ng rash guard para maproteksyonan ang balat sa matinding sikat ng araw. At nilagay na rin niya ang mga kailangan sa waterproof swimming dry bag. Nang plakado na ang pormay, lumabas na siya at tinungo ang mga kasama. Sabay-sabay silang nagpunta sa bangkang nag-aalok at kaagad na ngang umalis para makapag-island hopping. This is it! Woo! Natatawa pang sabi ng binata habang umaandar ang bangka. Mabilis na lumipas ang oras. Tatlong isla ang napuntahan nila ng araw na yon. Masasabi talaga ni Edgar at ng mga kasama niya na sadyang maganda ang lahat ng isla. Pagbalik nila sa daungan ay eksaktong alas 5 na ng hapon. Tuwang-tuwa si Edgar lalo na ang mag-asawang Johnny at Gina dahil sa kanilang mga napuntahan. Worth it yung island hop natin ngayon ah. Medyo pricey nga lang. Wika pa ni Johnny na tinunguan lamang nina Edgar at Gina. Oo nga eh. Teka, saan pala kayo kakain? Doon pa rin ba sa kinainan natin kanina? Pagkadaka ay tanong ni Edgar sa mag-asawa. Oo. Tugon ni Johnny. Nagustuhan ko kasi yung steak nila doon. Sigunda pa ni Gina. At saka para hindi na rin kami masyadong lumayo, no? Hirit pa ni Johnny. Ikaw ba? Siguro sa iba naman ako kakain. Alam niyo naman. Ngumiti ng pilit si Edgar. So paano? Kita-kits na lang mamaya kung sakali. Kapag nag-inom kayo, chat nyo na lang ako ha. Oo ba? Sure pre.
Nang maghiwalay na sila ng landas, ay kaagad naghanap-hanap ang binata ng makakainan. Nagpatuloy siya sa pages search sa cellphone hanggang sa meron siyang nakitang napaka-authentic na kainan. Dali-dali siyang nagbiyahe doon sapagkat medyo malayo ito sa beach na kanyang tinutuluyan. Ilang minuto pagdating sa nasabing lugar ay nadismaya naman ang binata kaya hindi na siya tumuloy sa nasabing kainan. Sakay ng nasabing kotse ay nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa makita ang isang tila lumang bahay na mayroong dalawang palapag. Napainto siya roon matapos ma-realize na isa pala itong kainan. Aba, mukhang okay ito ah, kahit karinderya lang. Bumaba kaagad siya ng sasakyan at pumasok sa loob. Nagtingin na naman ang ilang mga tao nga roon kaya medyo nakaramdam ng pagkailangang binata. Dali-dali siyang lumapit sa counter at tumingin sa menu. Kitang-kitang saya sa mukha ng binata pagkakita sa mga kakaibang putahe na nakahain. Buti na lang at nagtsaga ka maganap. Pagkuwan ay bulong niya sa sarili bago harapin ang may katandaang ginang na nasa counter. Matapos nilang makapag-usap ay naghanap na kaagad siya ng mapupwestuhan. At nang makaupo na ay sa kanya lang napansin na panay pa rin ang sulyap sa kanya ng mga taong kumakain doon. Ngayon lang ba sila nakakita ng turista? Tanong ng isip niya. Pagkatapos noon ay dinukot niya ang cellphone kaya lang ay eksakto naman na lobat na ito. Ay, nakalimutan ko pang dalhin yung power bank ko. Di bali na nga. Mahina niyang sabi sa sarili. Hinintay na lamang niya ang pagkain at nang maihain na ito sa kanya't matikman ng mga kakaibang putahe ay sarap na sarap ang binata. Naubos niya ang lahat ng 2 putaheng na order niya at nakailang order din siya ng kanin. Grabe, sarap po ng pagkain ninyo. Aniya sa matandang babaeng nasa counter nang magbabayad na siya ng bill habang nagtututpik. Mura siya pero masarap ah. Ano po bang sekreto nyo? Karne ng tao. Nakangiting sabi ng matandang babae dahilan para mapalunok ng laway ang binata. Manang, ang witty nyo ah. Bigkas pa ng binata pero ang totoo ay kinakabahan din siya sa sinabi ng ginang kahit pa alam niyang pabiro lang ito. Balik ka bukas ah. Paghahainan kita ng mas masarap na almusal. Turan pa ng ginang na nakangiti pa rin sa kanya. Ay, siyempre po. Isasama ko yung mga kaibigan ko dito kasi recommended talaga tong karinderyan ninyo. Kaso, bakit po ang kakaunti lang na mga kumakain? Suggest ko po, siguro, ipagawa nyo na yung fasad nyo para maganda maging impresyon ng mga makakakita. Ngumiti lang ang ginang at pagkuhan ay sinuklian na siya. Masaya namang lumabas ng kainan ng binata habang ang mga taong kumakain sa loob ay panay pa rin ang sulyap sa kanya habang nagbibigay ng mga ngiting makahulugan. Bayun, ang weirdo ng mga taong nakain doon sa loob. Anas ng binata sa sarili bago paandarin ang sasakyang pabalik sa beach. Pagdating doon, ay nakita niya kaagad ang mag-asawang Johnny at Gina na nagiinuman na sa duyan. Nang mapansin niya ang bagong henna tattoo sa kaliwang braso ng mag-asawa, ay pinansin niya ito kaagad. Uy, ayos yung henna tattoo niyo ah. Sana all nagmamahalan. Si Tanya na umupo sa harap ng mag-asawa. Kaagad naman siyang inabutan ng alak ni Gina na ininom niya rin kaagad. Ah, kamusta? Nakahanap ka ba ng makakainan? Tanong naman ni Johnny. Oo pare, bukas ng umaga, doon tayo mag-almusal. Promise, magugustuhan nyo. Highly recommended pre, promise talaga. Pagmamalaki pa ni Edgar sa mga kasama.
Sige pre, no problem. Sasama kami ng asawa ko. Pagkuhan ay lumingon si Johnny sa asawa at hinintay ang sagot nito. Okay lang sa akin. May tuwala naman ako kay Edgar eh. Kahit dito lang tayo sa tour nakakilala. Tugon ni Gina, dahilan para magtawanan ng dalawang lalaki. O paano? Deal na to bukas ha? Ani pa ni Edgar bago makipag-cheers sa mag-asawa. Oh, cheers muna tayo guys! Nagpatuloy ang inuman ng tatlo hanggang sa magkalasinga na sila. Ilang saglit pa nga ay nag-aya ng matulog si Gina kaya iniwan na nilang mag-isa roon sa duyan si Edgar. Inubos lang ng binata ang natitirang bote ng alak bago siya magtungo sa beach at maglangoy-langoy. Nang gabing yon ay wala na halos tao sa beach kaya nagliwaliw na lang mag-isa ang binata. Solo flight ko na pala. Aniya sa sarili na muling lumangoy at nang makaramdam na ng panlalamig ng katawan ay naglakad na rin siyang pabalik sa kanyang transient. Nang nasa bandang duya na siya, ay nahagip ng paningin niya ang imahe ng tatlong katao na biglang nagpulasan matapos siyang makita. Oh, ang problema naman ngayon? Tanong niya sa sarili na nagpatuloy na sa kanyang transient at pumasok na sa loob. Habang nagbabanlaw ng katawan sa banyo ay nadinig niya mula sa labas ang sigawan ng pamilyar na boses. Aba, sina Gina at Johnny ba yon? Tanong niya sa sarili na tinapos na kaagad ang pagbabanlaw sa katawan dahil inaantok na rin siya. Sila nga yun. Bakit kaya sila nagsisigawan? Paglabas sa banyo ay nadidinig niya pa rin ang sigaw ng mag-asawa kaya napilitan na siyang sumilip sa bintana. Subalit hindi na nakita pa ni Edgar ang mga ito. Nawala na rin ang sigawan kaya hinayaan lang ng binata ang lahat at isinalampak na lang niya ang sarili sa kama hanggang sa makatulog ng mahimbing. Kinabukasan, eksaktong alas 9 ng umaga. Pagkagising ni Edgar ay kinatok niya agad ang silid ng mag-asawa para ayain itong mag-almusal dun sa lugar na pinagkainan niya kagabi. Bago pa niya katukin ang pinto, ay nakauwang na ito kaya bumukas din kaagad ng bahagya. Doon ay nasilip niyang wala roon ang mag-asawa. Medyo magulo rin ang kwarto kaya naisip niya ang ingay na narinig kagabi. Nakko, nag-away pala talaga sila kagabi. Hayaan ko na nga muna sila. Pagkasabing yon ay sumakay na siya ng sasakyan at dali-daling nagtungo sa karinderya. Pagpasok sa loob ay sumalubong kaagad sa kanya ang makahulugang ngiti ng mga taong kumakain doon. Ang isa rin sa ipinagtataka ng binata ay ito rin ang mga tao kagabi na kumakain ng abutan niya roon. Loyal na loyal. Anas ng isip niya habang naglalakad papunta sa counter. Sa bagay, masarap naman kasi talaga eh. Dugtong pang isip niya bago kausapin ang matandang ginang na nakasalubong na itong nakangiti sa kanya. Maganda umaga po. Pasensya na't hindi ko na isama yung mga kakilala ko. Mukhang nag-away sila kagabi. Hindi ko magilap. Ngumiti lang ang ginang bago rin bumati ng magandang umaga. Anong order mo, iho? Marami kaming sariwang karne ngayon na siguradong magugustuhan mo. Wow, ganun po ba? Sige po, ipaghain niyo po ako ng pinakamasarap niyong luto. May tuwala naman po ako sa inyo eh. Magiliw na bigkas ng binata. Matapos yung sabihin ni Edgar ay doon pa rin siya pumwesto sa kagabing pinagpwestuhan niya. Ilang saglit pa ay naamoy na niya ang mabangong niluluto kaya medyo nakaramdam ng pagkatakam ang binata. Paglinga ng binata sa paligid ay kitang-kita rin ng kanyang mga mata ang halos lahat ng mga naroon na tila naglalaway din dahil sa mabangong amoy. Napansin niya pa ang magkasama sa katapat niyang table na nagpunaspahan ng laway nito.
dahil doon ay nakaramdam ng pagka-creepy. Subalit kahit siya ay naglaway din talaga dahil sa sobrang bango ng amoy na yon. Hmm? Ano ba to? Bakit pati ako naglalaway na rin? Sa kanya pa simpleng pinunasan ng laway. Nang maiserve na ang pagkain ay mas lalong natakam si Edgar dahil sa sarap ng karne. Kaagad niyang nilantaka ng pagkain hanggang sa mapansin niya ang balat ng isang karne. Ha? Ano to? Pag-angat niya sa balat ay doon niya nakita ang pamilyar na bagay. Biglang nanlaki ang mga mata niya matapos maalala kung saan niya nakita ang bagay na yon. Yan na, Tato? Teka, ito yung nakita ko kina Janet Gina. Tanong ng isip niya. Dahil doon ay biglang sumagi sa isip ng binata ang mga sigawan kagabi at ang nakita niyang tatlong imahe na biglang nagpulasan. Matapos maisip ang mga yon, ay bigla siyang napatingin sa paligid kung saan ay nakita niya ang tuwa sa ngiti ng mga taong naroon habang nakatingin sa kanya ng makahulugan. Nang mapagtanto ni Edgar ang mga bagay-bagay ay biglang nanayo ang balahibo niya sa batok, kasunod ng panlalamig ng kanyang katawan kahit pa tagaktak ang pawis. Masarap pa ang karne ng mga kaibigan mo. Pagkadakay nakangiting sabi ng matandang ginang na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Dahil doon ay napatakbo sa sobrang taranta si Edgar at pagkatapos ay pinilit niyang isuka ang mga nakain na. Mula naman sa loob ng karinderya ay kitang-kita ng mga mata niyang kung paano magtawanan ng mga nandoon habang unti-unting nagbabago ang mga anyo na parang mga hindi tao. Doon muling naalala ni Edgar ang sinabi ni Johnny at Gina sa kanya tungkol sa mga aswang sa probinsya. Kaya naman dali-dali siyang sumakay ng sasakyan at lumayo sa lugar. Sa sobrang taranta at takot ay hindi na niya namalayang napabilis na pala ang kanyang pagmamaneho hanggang sa maaksidente na siya. Nagising na lang ang binata na nasa ospital na. At nang tuluyang gumaling ay bumalik kagad siya sa Maynila. Dahil sa pangyayaring yon ay natakot nang mag-travel ang binata dahil sa tromang kanyang naranasan. Naniwala na rin siya sa mga sinabi ni Johnny at Gina tungkol sa mga aswang. Nang magkaroon siya ng asawa ay ikinuwento niya ang tungkol sa nakakatakot niyang karanasan. At inamin sa asawang may pagkakataong hinahanap-hanap niya ang masarap na lasa na karne ng tao. Ikalawang kwento. Pagdating ni JP sa site na kanilang pagsasurveyan ay tumambad sa kanya ang malawak na bukirin. Pagtanaw niya sa likuran ay tila palaisdaan naman ang kanyang nakikita. Kaya matapos magtanggal ng helmet ay napakamot ulo siya. Graduate ng engineer si JP at nagtatrabaho siya ngayon sa isang telco company kung saan nagpupunta sila sa mga liblib na lugar para i-survey ang proposal area bago tayuan ng cell site. Hanip talaga tong map app na to kung saan-saan ka dadalhin eh. Naiirita niyang bigkas. Saka inayos ang motor at saglit na sumilong sa mayabong na puno. Nasaan na kaya tong si Patricio? Ako pa naon eh. Samantalang maaga pa siyang nagbiyahe. Hindi pa niya natatapos ang pagrereklamo nang biglang magring ang kanyang cellphone. Nang makitang rumehistro ang pangalang Patricio ay dali-dali niyang pinindot ang green button para sagutin ang tawag. Hello pare! Nasa ka na ba? Tanong niya na pinipigilan ang pagkairita. Anong nasa ka na ba? Ngumiti si Patricio mula sa kabilang linya. Ikaw ka mo, nasaan na? 15 minutos na ako naghihintay dito sa site. Ha? Nagtatakang tanong ni JP na muling nagpalinga-linga. Sinasabi ko na nga be,
Kaya pala nasa gitna ako ng bukid tapos pala isdaan. Naknang teting naman tong up na ito. Nababanas niyang sabi. Tawang-tawa naman si Patricio matapos yung marinig. O sige na pare, magsisend ako sa iyo ng location ha, sundan mo na lang. Ihintayin kita rito para makapagsimula na tayo ng survey. Pwede nyo naman simulan habang papunta ako. Suwisyo ni JP. Yun nga ang problema pare, naiwan ko sa bahay yung mga gamit ko. Nilagay ko kasi yung bag, ibang bag pala tong nabit-bit ko. Ay nako! Napakamot ulo na naman si JP. O sige sige, hintayin nyo na lang ako dyan, papunta na ako. Send mo na yung exact location ha, para hindi na ako magkandaligaw-ligaw. O sige sige, ingat! Pagkababa ng tawag ay kaagad tiningnan ni JP ang location na ipinasa sa kanya ng katrabaho. Pagkabuhay ng makina ng motorosiklo ay dali-dali nang nagbiyahe ang binata papunta sa lokasyong isosurvey nila. Makalipas ang higit 15 minuto ay natuntun din ni JP ang katrabaho. Pagkakita nila sa isa't isa ay nag-aapiran sila habang nagtatawanan. Sabi ko naman kasi sa iyo, huwag mo nang gagamitin yung map app na yun eh. Ililigaw ka lang nun. Sabi agad ni Patricio. Hayaan mo na. Yun na lang ang night go ni JP bago ilabas sa mga kagamitan. Tara na't magsimula na. May tig 2 pa tayong sa survey oh. Oo nga pala. O sige. Napakamot din bigla si Patricio sa kanyang ulo matapos yung maalala. Nagsimula na nga kaagad sila sa kanilang trabaho. Inabot din sila ng lagpas kalahating oras bago matapos sa pagsusurvey sa lugar na yon. O so paano ka pala makakapagsukat niyan sa pupuntahan mo kung wala kang dalang gamit? Tanong kaagad ni JP. Ayos lang pre, sa dadaanan ko naman eh, may mga kakilala ko rin na may mga gamit, sasama ko na lang muna. Sagot ni Patricio. Okay lang naman yun, di ba? Oo naman, no. Basta ikaw ang bahala magbayad sa mga yun. Hindi sila sagot ng opisina. Eh, kaibigan ko naman to eh. Kaya kahit pagyusihin ko lang yung mga yun, hindi kaya merienda. Nagtawa na ng 2 pagkasabing yun ni Patricio. Nang matapos pa ang ilang usapan nila'y naghanap muna sila ng makakainan sa tanghaling yon. Eksakto na napadaan sila sa maliit na bayan at napilitan na lang na kumain sa isang fast food chain kahit namamahalan sila sa mga pagkain doon. Gutom na kasi ang 2 at isa pa'y wala rin silang mahanapan na mura-murang kainan sa lugar na yon. Eksakto mag-alas 2 ng hapon. Bago maghiwalay ng landa sa magkatrabaho ay nagbigay muna ng pera si JP kay Patricio. Allowance kasi nila ito para sa pagsusurvey at siya ang may hawak ng mga oras na yon. Matapos ang tagpong yon, ay kaagad tinungo ni JP ang isa pa sa 2 lokasyon na natitirang kailangan niyang isurvey habang si Patricio naman ay dinaanan muna saglit ang kakilala para isama ito't manghiram na rin ng mga gamit. Pagsapit ng hapong yon ay natuntun din ni JP ang 2 lugar na kanyang pagsusurveyan. Mabuti na lang at tamang itinurong lokasyon sa kanya ng sandaling yon, kaya hindi na siya nahirapan. Grabe, mas liblib to dun kaysa sa nauna. Tapos, mag-isa lang ako. Napapailing na lang niyang sabi sa sarili. Napakakulipot talaga ng kumpanya namin, no? Kaya kahit gusto kong kumain sa mga restaurant, nagtsatsaga akong kumain sa mga karinderi, Reklamo niya sa sarili na sinimula na ang gagawin. Dahil medyo biyasa na ang binata sa kanyang ginagawa, kaya naman hindi na siya masyadong nahirapan sa pagsusukat sa buong lugar. Medyo natagalan lang siya sapagkat kumpara kanina ay wala na siyang kasama ngayon na tutulong. Kumusta na kaya yung kolokoy na yun? Tanong niya sa sarili. Matapos makumpleto ang pagsusukat sa nasabing lugar. Ang tinutukoy niya ng mga oras na yon ay si Patricio dahil kailangan nilang matapos ang pagsusurvey ngayong araw kahit gabihin sila.
nang tingnan niya ang huling lugar na paglalagyan ng site ay halos mapamura siya dahil malayo pa pala ito mula sa kanyang kinaroroonan. Dapat pala ito na lang yung inuna ko para pagbalik ko dito na ako dumaan eh. Napapakamot ulo niyang sabi, mukhang mas liblib na lugar pa yata ito kaysa dun sa nauna kong pinuntahan. Matapos niya yung sabihin ay wala nang inaksayang oras ang binata. Nagbiyahe na kagad siya at ang mga oras na yon ay mas binilisan na niya ang pagdadrive. Sigurado si JP na aabutan siya ng gabi sa daan kung saan ay ayaw na ayaw pa naman niya yon, lalo na sa ganitong klase ng lugar. Eksakto 6:00 ng gabi ay narating niya ang huling lokasyon na nasa itaas ng maliit na burol. Naknanto pa oh, pahirapan pang akyatin eh. Diyos ko po naman oh. Nagre-reklamo niyang sabi na wala rin namang nagawa kundi puntahan ang nasabing lugar. Nang nasa tuktok na siya ng burol ay nagsimula na nga magsukat-sukat ang binata. Mabuti na lang din ay may dala siyang emergency flashlight dahil ayaw niya rin gamitin ng cellphone dahil baka malobat pa ito. Mabilis lang ang naging proseso niya dahil hindi naman ganun kalaki ang lugar na nasakop ng kanyang na-survey. Nang matapos na siya'y sakalang napagtanto ni JP na napakadilim pala sa buong lugar kung wala itong flashlight. Hindi naman siya matatakotin, subalit nang mga oras na yon ay tila ba tinablan siya ng kaba. Iba kasi ang dating ng tunog ng kalikasan sa kanyang tenga kapag gabi, lalo na kung mag-isa lang. Feeling niya tuloy ng mga oras na yon ay parang mayroong nagmamasid sa kanya mula sa kung saan. Putik yan. Masyado na akong napaparanoid ah. Gutom na talaga ako. Pagkadaka ay sabi niya sa sarili bilang pampalubag. At habang bumababa sa burol, ay panayang sulyap niya sa kung saan lalo na kung makakarinig siya ng mga kaluskos at huni ng mga insekto sa gabi. Binilisan ng binata ang paglalakad, kahit alam niya kapag ginawa niya yon ay maaari siyang dumaus-us pababa. Naisip kasi bigla ni JP matapos makarinig ng mga kaluskos ay baka may kung ano o sino na bigla na lang humatak sa kanya. Diyos ko po, wag naman po sana. Pagkuwan ay bulong niya na sinundan ng pasimpleng awit ng kordero ng Diyos. Ilang saglit pa ay mas lalong nadagdagan ng kaba sa puso ng binata matapos umihip ng mahina ang hangin. Nang dumampi ito sa kanyang balat ay bigla na lang nakadama ng ginaw si JP. Saglit siyang napainto at minasda ng mga puno sa paligid. Nang tapatan niya ito ng flashlight ay mas lalo siyang kinilabutan dahil parang nagsasayawa ng mga puno dahil sa ihip ng hangin. Dahil doon ay ipinagpatuloy niya ang pagkanta ng kordero ng Diyos hanggang sa tuluyan ang makababa sa burol. Ay, salamat Lord! Woo! Grabe itong experience na to! Pagkadakay bigkas niya habang nagsasign of the cross. Kung malaman kaya ito ng company namin eh, babayaran kaya nila ako ng malaki? Tanong niya pa sa sarili. Naku, huwag ka nang umasa, JP. Siya na rin ang sumagot sa tanong niya. Dala ng mga nangyari kanina, kaya naman biglang nakaramdam na matinding gutom ang binata. Talaga namang nakakagutom yung ganong experience eh. Para kung nasa suicide mission. Usap na naman niya sa sarili. Mabilis siyang sumakay ng motor at pinaandar ito. Dahil sa madalang ang mga kabahayan sa lugar na kanyang dinaraanan, mula sa hindi kalayuan ay nasipat niya ang maliit na liwanag. Habang lumalapit dito, ay doon niya unti-unting naaninag kung anong meron doon. Isang maliit na bahay at tila nilumang karinderya. Nang makalapit na siya, saka niya mas natanaw ang kabuuan nito. Medyo sira-sira na mga kahoy sa gilid. Halatang halata dahil bakbak na ang mga pintura.
basag-basag ang mga bintana na ang ilan ay pinalitan na lang ng kahoy at karton. Walang kahit na anong design maliban sa maliit na plywood na nagsilbing karatula. Karinderya ni Thelma. Basa niya sa nakasulat sa karinderya. Iba at hindi maganda ang na-vibes ng binata sa lugar, kaya napaisip siya ng hindi maganda. Subalit nawala ang lahat ng agam-agam ni JP matapos maamoy ang humahalimuyak na bango ng mga pagkain. Dahil doon ay tila mas lalong nagwala ang mga dragon sa kanyang tiyan. Dinig na dinig niya ang pagkalam ng kanyang sikmura kaya agad siyang napahawak doon. Shit, nakakagutom yung amoy na yun ha. Hindi na niya napigil ang sarili. Dali-dali siyang pumasok sa loob at tumambad sa kanya ang anim na katao. Ang apat ay parang pamilyar na magkakasamang kumakain habang ang dalawang lalaki naman ay malapit lang sa bukana ng maliit na karinderya. Naupo siya sa katapat na dalawang lalaki na malapit lang din sa labasan at pagkatapos noon ay lumapit kaagad sa kanya ang isang magandang babae. Ano po yung sa inyo, kuya? Hindi kaagad nakaimik si JP. Wow, sosyal ng karinderyang to ah. Nilalapitan pa ako. Anas ng isip niya bago harapin ang magandang babae. Eh, ano po bang available? Nginitian niya ang kausap pero para itong walang emosyon na nagbalik salita. Papaitan lang po ang natitira naming bagong luto. Gusto niyo po bang subukan? Ito kasi ang mabilis sa amin. Yun ba yung naamoy ko? Tumango lang ang babae na parang wala pa ring emosyon. Buti na lang talaga maganda ka ate. Sabi pa ni JP. Dahil sa maganda ang kausap ay napa-order na lang si JP kahit ang totoo ay hindi naman siya mahilig talaga sa papaitan. Umorder na rin siya ng dalawang kanin dahil talagang gutom na siya ng mga oras na yon. At habang hinihintay ang kanyang inorder ay biglang napaisip ang binata sa ilang mga bagay-bagay. Gara, kalain mo yun sa gitna ng kawalan may karinderya? Nagtataka ang sabi ng isipan niya. Ano nga ba ulit ang papaitan? Sigundang tanong ng isipan niya pagkalaon. Ilang saglit pa, bumalik na ang babae dala-dala ang order niyang papaitan. Mas lalong nakaramdam ng gutom si JP nang muling humalimuyak ang amoy nito. Grabe naman ang bango ng amoy niyan. Parang sarap-sarap lantakan. Natutuwa niyang sabi. Sabi ko nga po sa inyo, ito ang mabilis sa amin. Pagkalapag na pagkalabag pa lang ng pagkain ay walang pag-aalinlangan ang nilantakan nito ng binata na hindi sinusuri kung ano ang kanyang kinakain. Napapapikit pa siya habang ninanamnam ang bawat karne sapagkat sa sobrang lambot ay kusa na itong natutunaw sa kanyang bibig. Maging ang sabaw, matapos siyang higupin ay tila ba naibsan ang kanyang gutom na nararamdaman. Sabaw pa lang, nakakabusog na! Buong gilo niyang bigkas na nagpatuloy sa pagkain. Nang maubos na ay napahima sa tiyan ng binata, habang isinandal ang kanyang ulo sa upuan. Grabe, ang sarap talaga! Aniya, pagkalapit na magandang babae. The best papaitan to, first time ko lang nakakain ha, sarap pala nito. Grabe yung feeling ko, itong papaitan nyo ang pinakamasarap sa lahat. Dahil sa sinabing yon, ay biglang napangiti ang magandang babae na kanina pa walang emosyon. Napangiti din tuloy sa kanya si JP bago muling magsalita. Akala ko wala kang emosyon eh. Biro ng binata rito, dahilan para muling bumalik ang muka sa pagiging seryoso. Nako, yan na naman. Pagkadakay sabi niya habang kumakamot sa ulo. Nang makitang tila wala na ulit emosyon ng kaharap, ay dinukot na ni JP ang pitaka at muling kinausap ang magandang babae. Ganda,
Magkano pala lahat? Bali, 50 pesos lahat. Wow! Ang mura naman pala! Sa kanya mabilis na inabot ang 100. Mabilis na umalis sa magandang babae at pagbalik nito ay kaagad niyang iniabot ang sukli. At bago tuluyang umalis ay sa kamay na alala ang binata. Miss, anong karni nga pala yung papaitan? Yun ba? Kadalasan kasi karni ng kambing ang ginagawang papaitan. Pero dito po sa amin, hindi karni ng kambing. Ha? Eh, karni ng ano? Walang kaide-ideya si JP ng mga oras na yon. Napangiti na naman ng magandang babae dahil sa tanong na yon. At pagkalaon ay napalingon si JP sa mga taong nasa loob. Sa kanya lang kasi napansin na kanina pa nakatambay ang mga ito at hindi naman pala kumakain. Sa tingin mo kuya, anong karni nga ba? Makahulugang tanong ng magandang babae na tila nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay JP. Hindi mo man lang ba tiningnan kung ano yung kinain mo? Ha? Biglang napahimas batok ang binata dahil ang totoo na mga oras na yun ay bigla na lang siyang kinutuban nang hindi niya alam kung bakit. Nilamig na naman tuloy ang pakiramdam niya hanggang sa unti-unti na ring nagtaasan ang kanyang mga balahibo sa kamay. Sa tingin mo kuya, anong karni nga ba? Ha? Nauutal niyang sambit na unti-unti nang bumibilis ang kabog ng dibdib. Hindi naman siguro karne ng tao yan, hindi ba? Pakunwaring biro niya para lang gumaan ang pakiramdam niya ng mga sandaling yon. Subalit mas nagulantang ang binata sa mga sagot ng magandang babae. Hindi niya kasi inaasahan ang magiging tugon nito. Matapos siyang pabirong sabihin na karne ng tao ang laman ng papaitan. Pagkatango ng magandang babae ay tila ba bigla na lang nilukob ng kilabot ang buong pagkatao ni JP. Mas lalo siyang nasindak sa isinagot nito. Ang bilis mo namang nahulaan, kuya. Nang mga oras na yon, ay gusto nang iduwal ni JP ang kanyang mga kinain. Dahil sa matinding takot ay bigla na lang siyang naistatwa sa kinauupuan na parabang inugat na roon kaya hindi siya makakilos. At nang lingunin niya ang paligid ay doon na nga niya nakita ang mga taong nasa karinderya na nakatingin sa kanya ng mabalasik. Pinakamasarap talaga ang karne ng tao, lalo na kapag bata-bata pa kuya. Mas lalong nahintakutan si JP matapos yung marinig. Gusto niya nang tumakbo palayo kaya lang ay hindi niya maikilos ang katawan dahil sa tindi ng takot na nararamdaman. Nanginig ang kanyang kalamnan matapos biglang maisip na ito na marahil ang katapusan niya. Hindi sukat akalain ng binata na sa ganitong paraan lang matatapos ang kanyang buhay. Dahil sa mga pangyayari ay hindi niya namalayan na umalis na ang magandang babae. Habang nanatili naman ang mga kasama niya sa loob na nakatingin sa kanya na masama. Kainin mo pa to, oh. Muling naghain ang magandang dalaga ng papaitan sa kanya. At nang makita ni JP ang itsura ng kinain niya kanina, ay saka doon na siya naduwal ng tuluyan. Isa-isa kasing naglitawa ng iba't ibang parte ng katawan ng tao katulad ng maliliit na daliri na parang galing pa sa sanggol. Mata, ilong at dila ng tao. Napaluha rin siya sa sobrang pagkaduwal habang ang magandang babae naman ay panayang halakhak matapos siyang makita na hindi na magkanda o gaga sa sarili. Dahil sa sobrang pagkatarantay, nasukahan na rin ang binata ang sarili hanggang sa unti-unti niyang maigalaw ang buong katawan. Kumain ako ng karni ng tao! Sigaw niya na tila wala sa sariling tumakbo palabas ng karinderya. Ang mga tao naman sa loob ay nanatili lang na nakatingin sa kanya ng masama. Ang magandang babae naman ay lumakad at lumabas na ng karinderya upang harapin ang binata. Balik ka po ulit kuya ha,
ipaghahain ka pa namin ng mga mas masasarap na papaitan sa susunod. Pagkasabing yon, ay saka ito humalakhak ng humalakhak. Sa takot naman ni JP, ay dali-dali siyang umalis sa lugar na yon. Habang nanginginig ang kalamnan sa takot at umiiyak dahil sa nangyari. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon. At dahil sa pag-aakalang hahabulin siya ng mga nasa karinderya, ay mas tinulinan pa ng binata ang pagmamaneho. Dahil sa kanyang ginawa, ay muntik pa siyang madisgrasya at mabundol ng malaking truck. Mabuti na lang ay nakahinto kagad sila pareho. Nang nasa police station na sila, ay tinanong si JP ng mga pulis dahil puno ng suka ang kanyang katawan. Maniwala po kayo sa akin, may napuntahan akong karinderya na nagsiserve ng karne ng tao. Giit ng binata, subalit tinawanan lang siya ng mga nakarinig sa kwento. Sa huli ay pinauwi rin siya ng mga pulis dahil sa nangyari at nakakatakot niyang karanasan. Simula noon ay hindi na tumikim pa ng kahit na anong karne si JP, lalo na sa mga liblib na karinderya. Wakas!